Hello everyone! Request ng karamihan ang puto na magsisimula sa butil ng bigas. Kaya naman, ito nga ay ginawa ko na para sa inyo. So ayan, naglagay na po ako ng bigas dito at akin ang hinugasan. Pagkatapos namang hugasan ay ibabad natin ng 24 hours. After ng 24 hours, pwede na siyang gilingin. Since wala po akong gilingan, kaya ang ginamit ko na lang ay blender. Sa pagbiblender naman itong ating bigas, huwag niyong lalagyan ng maraming sabaw. Kung ano lang yung mapasama dito sa ating sandok, yun lamang po ang inyong pinakasabaw. And by the way, baka po nagtataka kayo kasi biglang dami itong aking nasa bowl. Dinoble ko po yung recipe nito. So kanina, ang inilagay ko is 2 cups. I mean kahapon, ginawa ko po siyang 4 cups na rice instead na 2 cups lamang. I-blender lamang po natin ito hanggang sa maging pinong-pino. Or kung meron pong puree yung blender nyo, doon nyo po ilagay. Since ang blender ko po meron nakalagay na puree, doon ko po siya nilagay. And then kailangan po as in ano siya, talagang yung parang flour, rice flour na binasahan nyo ng tubig. Yung may makakapamang kayo na medyo buo is maliit na maliit lamang. So ayan, kailangan po pinong-pino para maging masarap yung ating puto. So ayan, at ilagay naman po natin ngayon or isalin natin sa another mixing bowl para dito na rin po natin siya titimplahin mamaya. Gamit lamang po tayo ng spatula para naman sa edge na sa edge yung laman ng blender. So sa ngayon ay ipagpatuloy lamang natin hanggang sa matapos. Kung napansin niyo po kanina nung sinasalin natin yung pagkatapos nating i-blender na rice, medyo liquidy na siya. Kaya po ayokong palagyan sa inyo ng maraming tubig habang ito ay bini-blender para po yung consistency ay ma-maintain natin. So ayan, at again, ipagpatuloy nga po natin itong second batch hanggang sa ganun din yung resulta na ating makuha. At habang tayo nga po ay nagbe-blender dito or tinatapos natin yung pagigiling sa ating bigas, mega love shoutout po sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa Udelmo's Kitchen. Kayo po ang aming inspirasyon sa paggawa ng mga simpleng recipe na pwedeng-pwede nating pagkakitaan, pwedeng pagsaluhan ng buong pamilya, at syempre higit sa lahat, pwedeng ihanda sa kahit anong okasyon. Kaya naman, ngayon ay tapos na nating i-blend. Maglagay tayo ng 1/2 cup na gata. Ang sukat po ng liquid na ating idadagdag ay depende sa consistency na ating kukuhanin. So kailangan po ganito lamang. Hindi po kasi siya kailangan na malabnaw na malabnaw. Hindi rin naman kailangan na malapot na malapot. At naglagay na nga rin po ako ng asukal. 1 cup na asukal po ang ginamit ko dito or depende sa inyong panlasa. Siyempre, lagyan na rin natin ng pandan flavor. Pwede rin naman ang vanilla. Haluin lamang po natin ito. Ito po talaga yung puto na tradisyonal, yung ginagawa nung unang panahon pa na ang kaibahan nga lamang ay ginigiling doon sa dalawang bato o kaya doon sa mga common na gilingan. So since wala nga po ako noon at alam ko naman na hindi lahat ngayon ay merong ganong klaseng gilingan, gumamit na lang po tayo ng blender. At baking powder naman po itong aking inilalagay. 3 tablespoon po ang ginamit ko dito. Haluin lamang po natin mabuti. At bago po natin ilagay yung baking powder, ito po yung isang tip ko para po hindi masayang ang inyong puto. I-test nyo muna po yung baking powder. Maglagay kayo ng konti sa isang lagayan, then lagyan nyo ng tubig. Pag ito ay nagbubbles, okay po yung baking powder nyo. Minsan po kasi yung iba na-expose, so nawawala yung pag-alsa. And then, wire whisk po ang pinanghalo ko para madaling matapos. At ngayon naman, ilagay na natin dito sa steamer. So gumamit lamang po ako dito ng wax paper or parchment paper. Pero kung meron po kayong cheesecloth or yung katsa, ay pwede rin po na siya yung gamitin. Pero kung pambenta naman po, ay mas maganda na wax paper ang inyong gamitin para hindi nyo na siya tatanggalin. Ilalagay nyo na lang sa box yung inyong puto o kaya naman doon sa mga container na kasyang-kasya lamang siya. Bali, 2 inches po yung aking gagamitin dito or yung aking gagawin. So, ayan, wax paper. Again, punitin natin. At ngayon naman, after ng wax paper, maglagay na rin tayo ng dahon para lalong mas malasa yung ating puto. Ang lakas pong makapagpalasa talaga ng dahon ng saging dito sa ating mga kakanin. Isukat nyo lamang po ng sakto dito sa ating steamer. Yung steamer naman po ay pwede kayong gumamit ng kahit anong klase. And then kung ayaw nyo naman na gumamit ng wax paper o kaya ng cheesecloth,
pwede po kayong gumamit ng mga baking pan. So, depende po kung ano yung gusto nyo gamitin. Pwede rin ang llanera, pwede rin naman yung mga puto molder, mamon molder. So, depende po sa size na gusto nyo gawin at depende rin po sa mga style na gusto nyo gamitin. At ayan, hatiin lamang po natin ito sa dalawa at saktong-sakto lamang po yan dito sa ating mga steamer na gagamitin. At kung kayo naman po ay nakaabot sa parting ito, mega love shoutout po sa inyo. Ilagay nyo na rin kung kayo ay taga saan para naman po alam namin kung hanggang saan nakarating yung ating putong bigas. At ngayon naman, yung kumukulong tubig po, kailangan kulong-kulo yan bago natin isalang or ilagay yung ating steamer basket. So gumamit lamang po ako ng wok dito, pero pwede kayong gumamit ng steamer or ng kaldero or kung saan man po pwede nyong lutuin itong puto. At ang pagluluto ay hanggang 30 minutes. Pagkatapos ng 30 minutes, ay ito na yung ating masarap na puto na talaga namang ang bango po niya at ang sarap ng tikman. So, ito naman yung second batch. Isang tip po dito sa pagluluto ng puto, minsan kasi yung iba sabi bumagsak daw, hindi umalsa. Ang kailangan po natin dito, kailangan apoy natin ay high heat from the start hanggang sa matapos natin yung 30 minutes. Same lamang po ang temperature. Importante po yun para po hindi masira yung ating puto. From the start hanggang sa maluto, high heat ang apoy. At kung nag-aalala naman kayo na baka maigay yung tubig kasi nga 30 minutes, so ayan, lagyan-lagyan lamang po natin sa gilid. Mas maganda kung kumulo na rin yung tubig. At ito naman yung una nating batch or yung unang salang. After nung 10 minutes, nilagyan ko po siya ng butter sa ibabaw. At pwede rin naman kayong gumamit ng margarine. So ayan, parang nakakadagdag po ito talaga ng lasa sa puto. Ang sarap po. Pwede rin naman kayong maglagay ng cheese. So, nasa sa inyo po yun. Pero kasi nga, yung parang pinaka-tradisyon na luto ng puto, wala naman po siyang cheese talaga. Kaya butter yung nilalagay dati. Or minsan nga, yung iba cooking oil pa po yung nilalagay niya. So, ayan na. At luto na rin yung pangalawa. Ayan, perfect na rin. Kaya napakasaya naman. At naging successful yung experiment natin sa paggawa ng putong bigas na nagsimula sa butil ng bigas. Kaya naman, ito na ang ating puto na pwedeng-pwede na nating ibenta at pwedeng-pwedeng ihanda sa kahit anong okasyon. Pwedeng pang-almusal, pwedeng pagsaluhan ng buong pamilya at higit sa lahat, ang maganda rito ay pwedeng-pwedeng pagkakitaan, lalong-lalo pa at nangangamoy na naman ang simoy ng Pasko. Ilang buwan na naman at magiging kakanin months na naman tayo. So, ayan na po. Napakaganda ng itsura niya. Talaga namang masisiyahan ka kapag nakagawa ka ng ganito ng first time mo siyang pinag-aralan. Tapos, ganito kaganda yung kakalabasan. So, ano pang hinihintay natin dyan? Paglamig naman ay isalin natin sa isang pinggan or sa kahit anong lagayan na po pwede siyang magkasya kasi tanggalin natin yung parchment paper saka yung dahon ng saging. Pwede naman po nga na hindi nyo tanggalin kung ito ay inyong ibebenta, pero hindi naman nga ibebenta. Ipapakita ko na rin sa inyo kung papaano ako maghiwa ng puto kapag ganitong buo. Actually, sa ibang videos ko, meron naman nun. Gagamit lamang po tayo ng sinulid para perfect yung pagkahiwa ng puto at nang hindi siya bukol-bukol. Kasi pag knife yung ginamit natin, hindi siya makinis yung pinaghiwaan. Kaya gamit lamang po tayo ng sinulid. Napaka-importante po nitong mga simpleng tip na aking ibinibigay sa inyo dahil ito po ay mga tip na talaga namang subok na sa pagluluto ng puto. Ayan, at eto na nga. Kapag sinulid yung ginamit nyo, ayan, ganyan lamang siya kasimple. At tingnan nyo naman yung loob. Ito po yung loob ng hiniwa nating puto. O, ayan, diba, napakaganda. Kung knife po yung ginamit nyo, minsan bukol-bukol pa yan. At syempre, tikman natin. Mukhang di ko mahuli yung lasa, kaya tikim pa more. So, ayan, saktong-sakto lamang po yung 1 cup na sugar. Ang tamis po niya, nasa tama lamang. Saktong-sakto lamang po sa akin. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyo lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.